Magandang araw, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas at sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw sa mga ilang piling lugar dito sa ating bansa. Patuloy ngang naapektuhan ng ridge o extension ng isang high pressure area ang ating bansa. Ilang araw na tayo nakakaranas ng mainit at medyo malinsangang panahon, no? Kaya ngayong gabi hanggang bukas, asahan pa nga yung generally maliwanag sa panahon. Mainit at medyo malinsangan, lalong-lalo na dito sa central at southern part ng ating bansa. At kung magkakaroon man ng pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm, mas malaki ang tsansa sa dakong hapon o gabi. Bukas naman, mainit at malinsangan ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kung magkakaroon ng pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm, asahan natin na mas malaki ang tsansa sa dakong hapon o gabi. Dito sa Metro Manila, sa Legazpi, Puerto Princesa at Calayan Island, posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius yung pinakamataas na antas ng temperatura. Mainit at malinsangang panahon din ang bubungad sa mga kababayan natin bukas sa Visayas at Mindanao. Chance ng mga thunderstorm activity, isolated cases, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi. Karaniwan, mula 5 minuto lamang at minsan tumatagal ng 1 hanggang 2 oras itong mga isolated na thunderstorm activity. Kaya sa mga kababayan po natin na papasok bukas ng kanilang trabaho, may nakaplanong importanteng outdoor activity, pinapayawan pa rin natin na magdala ng payong dahil kundi mang protection sa biglaang pag-ulan, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi, magiging protection naman natin sa init ng araw. Samantala, ang mga baybayang dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Malaya pong makakapaglayag ang ating mga kababayang mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Pero asana posibleng biglang maging maalon ang mga karagatan, lalong-lalo na kung may offshore thunderstorm activity dito sa silangan, sa gitna at dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ibang pag-iingat po sa mga kababayang nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, ang Global Spectral Model naman, isa sa mga numerical weather prediction model na ginagamit ng ating Pagasa forecasters. Nagpapakita ng wind forecast sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At mapapansin din natin, no, na patuloy ang inaasahan na hangin ay magmumula dito sa Timog Silangan. Basically, from the southeast to south ang magiging dominant wind system dito sa ating bansa. At wala rin po tayong inaasahang bagyo na mabubo sa loob man or labas ng ating air responsibility. Kaya sa ating 3-day weather outlook sa mga ilang piling lugar dito sa ating bansa, Metro Manila, Baguio City, Legazpi, Cebu at Davao, patuloy na makakaranas ng generally maaliwanag sa panahon. Mainit at malinsangan pero may chance rin ng mga isolated thunderstorm, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi. At mataas pa rin yung inaasahan nating maximum daytime temperature, lalong-lalo na dito sa may bandang Davao City, posibleng umabot na around 33 degrees Celsius. At ang araw naman ilulubog mamaya 6:26 ng hapon at sikat bukas ng alas 5:27 ng umaga. Ang lahat ng ating forecast product ay makikita sa ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Maaaring nyo rin i-follow ang aming official social media accounts sa Twitter, Facebook at panoorin ang aming mga live weather reports sa aming official YouTube channel. Yan muna latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center.